kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kulanggo, Sebastian, Kerwin, Jeffrey Diaz o alias Jaguar ang ilan lamang sa kilalang personalidad na sangkot sa malakihang transaksyon at bentahan ng ilegal na bisyo. Pero kung sa tingin natin ay malaking isda na ang mga ito, ang katunayan ay wala pa pala sila sa kalingkingan ng babaeng nagngangalang Florentina na Timdim T, na kilala rin sa alias na Nancy T at Dragon Lady. Si Florentina ay isang Pilipina na nakapangasawa ng isang Incheck na miyembro umano ayon sa NBI ng Chinese Triad. Kalaunan, si Florentina ay nagkaroon na rin ng mga koneksyon sa underworld kung saan siya ay nasangkot na rin sa bultuhang bintahan ng bato at iba pang mga ilegal na droga. 2010 ay nakatakas umano si Florentina sa isang buy bust operation kung saan siya ay nagbenta ng isang kilong bato sa isang undercover agent. Imbis na magtago matapos siyang makatakas, si Florentina ay mas lalo pang naging agresibo sa pagbenta ng kanyang mga ilegal na produkto. Kahit na markado na si Florentina bilang isang high value target, ay hindi pa rin natakot na baka siya ay muling mahuli gamit ang kanyang pera at mga koneksyon. Si Florentina ay nakakuha ng mga tunay na government issued IDs kasama ang kanyang pasaporte na kanyang ginagamit sa paglabas niya ng bansa. Tama ang narinig mo, nakakalabas ng bansa ng matiwasay si Florentina kahit na nasa listahan na ng gobyerno ang kanyang pangalan bilang high value target. Ginamit ni Florentina ang kanyang pangalan sa pagkadalaga para mabago ang pangalan na nakalagay sa kanyang pasaporte. Ito ay Florentina na Timdim imbis na Florentina T. Change her identity, no? She used her maiden name to elude arrest. Pinagmukhang bobo ni Florentina ang mga alagad ng batas na hindi siya pinagdudahan na siya ang wanted sa batas na high value target kahit na hindi naman nagbago ang kanyang itsura. Ayon sa intelligence na nasagab ng mga taga NBI, kakaiba umano ang estilo ni Florentina sa pag-transport ng kanyang mga produkto sa kanyang mga konsumidor ay ang kanyang paggamit ng himpapawid. Helicopter ang gamit ni Florentina sa deliveries ng kanyang mga produkto. Isa lamang itong pagpapatunay kung gaano ka big time itong si Dragon Lady, dahil hindi naman siguro ito gagamit ng helicopter para i-deliver ang kanyang mga produkto kung hindi ito kilo-kilo ang bigat. Kung ang ibang mga tulak ay nahuhuli sa kanilang pag-transport ng kanilang mga produkto, ito namang si Florentina ay malayang-malayang nakakalipad sa himpapawid. Dala-dala ang kanyang mga ilegal na droga. And then she's using helicopters in transporting illegal drugs. December 20, 2021, tiklo sa mga taga NBI Illegal Drugs Task Force sa Florentina T sa pangunguna ni Attorney Jonathan Galicia. Bit-bit ang warrant of arrest na inisyo ng Imus Regional Trial Court. Hindi na nakapalagpas si Florentina sa mga taga NBI nang kanila itong arestuhin sa loob ng kanyang garment shop sa Batangas. Sa tulong ng isang impormante ay natunto ng lokasyon ng Dragon Lady na isang dekada nang may warrant of arrest. Hindi ito nagbigay ng kanyang salaysay sa mga reporters na kasama ng mga taga NBI. Kaagad na binitbit ang Dragon Lady at dinala sa NBI jail facility. Walang inirekomendang piyansa ang RTC sa kaso ni T, kung kaya't inaasahan na matatagalan ang kanyang paghihintay sa loob ng kulungan ng NBI. Maliban na lang kung ito'y makatakas na naman at magkakaroon ng hindi maipaliwanag na rason, o baka madismiss na naman ang mga kasong isinampa sa kanya sa rason na mahina na naman at kulang-kulang sa ebidensya. Ikaw, ano sa palagay mo ang mangyayari sa kahihinatnan ng kaso ni Florentina T, aka Dragon Lady? Magbabacktrack tayo sa lahat ng mga activities at katransaksyon ng ating high profile target para matukoy natin ang mga personalities na nakikinabang sa kanyang illegal drug operation. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.